Ating alamin ang update naman sa bagyong Chedeng at sa habagat na patuloy na hinihila ng bagyo. Ihatid sa atin yan ni Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Magandang araw po sa ating lahat. Sa update patungkol dito sa binabantayan natin sa bagyong Chedeng, kuli itong namataan sa layang 920 kilometers, silangan po yan ng Northern Luzon. Nagtatagay ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagkukso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong north-northwestward sa pace na 10 kilometers per hour. At sa ngayon po, wala itong direktang epekto sa anong bahagi na ating bansa. Mababa rin ang tiyansa na ito'y mag-landfall. Kaya naman wala tayong nakataon sa subtropical cyclone wind signal or gale warning sa anong bahagi ng ating kapuluan. Although sa mga susunod na araw, posibleng ma-enhance, mapalakas nito yung epekto ng hangin habagat at magdadala ng malakas na hangin, particularly sa western sections ng Luzon as well as ilang bahagi ng Kabisayaan. Meanwhile, inaasahan na habang mag-re-regroup na po ito, papalayo na ating kapuluan, posible itong kumilos generally northward ngayong darating na weekend at kumilos northeastward sa mga susunod na araw hanggang lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Monday. Samantala, dahil may kalayuan at walang direct na epekto itong si Bagyong Chedeng, ang umihiral at nakaka-apekto sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa Palawan, Visayas at Mindanao, ay ang hangin habagat or southwest monsoon. Particularly sa Palawan area, makakaranas po sila ng maulap na pagbawin na may kasamang kalat-kalat mga pag-ulan, pagkitlat at pagulog. Meanwhile, for Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na pagbawin ang ating mararanasan, di malalaman yung mga tiyansa isolated ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. At sa ngayon, panay na nakakatamtama ng mga pag-alo na ating mararanasan at wala din tayo nakataas na gale warnings sa anumang bahagi ng ating bansa. Over the weekend, posible pa rin yung mataas na chance sa mga pag-ulan tulad ng epekto ng enhanced habagat dahil dito kay Bagyong Chedeng at posibleng maranasan yung mga pag-ulan magpapatuloy hanggang sa darating na mati. At yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres.